Amyanda na ang saligang batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Yan ang panukalang batas na inihay ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Ang hakbang na ito para umano sa ikauunad ng ating ekonomiya. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi. Personal na inihain sa Bills and Index Department ni Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez ang kanyang panukalang batas na nagsusulo ng pag-aamyenda ng konstitusyon gamit ang Constitutional Convention. Ito yung estilo ng pagbabago ng mga probisyon ng 1987 Constitution na sisimulan sa paghahalal ng delegado na bubuo ng Constitutional Convention. Sa House Bill 1343 ni Rodriguez, binibigyan sa session ang paghahalal ng 234 delegates na uupo sa CONCON. Isasabay daw ito dapat sa barangay elections na nakatakda na ngayong October 22. Ang House Bill 1343 nagsusulo ng pagbabago sa economic at political provisions na saligang batas. Kabilang dito ang pag-aalis ng nationality requirement sa mga pwede mag-explore o gumamit ng likas yaman ng Pilipinas. Public utilities, investments, educational institutions, lahat ng forma ng mass media at advertising. Dapat din daw napalitan na ang unitary system of government papuntang federal. Ang kasalukuyang presidential form, magiging parlamentaryo na kung saan prime minister na ang magkakaroon ng kapangyarihang mamuno sa bansa at symbolic head na lang ang pangulo ng bansa. Ang mga magiging miyembro ng parlamentaryo, 4 na taong manunungkulan at wala ng term limit. Ang ngayon bicameral na binubuo ng Senado at Kamara, dapat daw maging unicameral system na lang, sabi ni Rodriguez. Gayunman, mananatili ang Board of Election Inspectors kung saan guro pa rin ang magiging chairman at ang dalawang miyembro galing sa majority at minority parties. Ang mga maestrado na hudikatura na pipiliin ng Judicial and Bar Council, subject for confirmation ng Commission on Appointments ng parlamentaryo. Ito raw, Rafi, ang mga kailangang pagbabago para makausad na talaga ang ekonomiya at manatili na rin ang katahimikan sa bansa, sabi ni Rodriguez. Una rito, sinabi na ni Speaker Feliciano Belmonte na nire-respeto niya ang mga magiging posisyon ng kanyang mga kasama sa isyu ng charter change. Wala raw siyang haharangin sa mga ito. Pero ang makabayan bloc naninindigang hindi matatanggap ang anumang forma at plano na baguhin pa ang 1987 Constitution. Lalo lang daw maghihirap ang mahihirap ng Pilipino. Haharangin daw nila ito, sabi ng grupo. Yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.